Sabi niya ho, itong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika ay makikinabang nito ang sambayan ng Pilipino. Congressman Nonoy, bakit niyo po nasabi yan? Yun po ang gusto natin na paalam sa taong bayan at sa ating Pangulo na ang ating bansa po ay nangangailangan po ng mga investments, magninegosyo sa atin at isa sa napakalaking leader of the world right now is still America. Pag sinabi ng America na punta kayo dyan at magninegosyo kayo, mangyayari. Mm-hmm. So itong biyahe ng ating Pangulo ay napakahalaga dahil pag nagkaroon sila ng kumpiyansa sa atin, lalo ngayon na kailangan tayo, nasa isang strategic location po tayo sa Asia, kung saan itong problema natin sa West Philippine Sea ay napaka liwanag ngayon. Mm-hmm. Napaka klaro at kailangan din tayo ng Amerika. Ngayon, dahil dito, pag naging successful ang ating Pangulo, ay talagang magkakaroon ng mga investors tayo at wala tayong ibang dapat gawin lahat kundi to wish him luck, ha? Naswertihin siya doon. Tayo po, kahit nasa minority, maliwanag na maliwanag, iisang bansa lang tayo ang swerte at iisa lang ang presidente natin. Sa ngayon, kailangan na talagang mas swertihin tayo, lalo na't may mga issue tayo sa inflation, sa agrikultura, napakalaking bagay po ito pag matulungan po tayo. Mm-hmm. Sir, minority floor. Yes, King Boots, partner. Partner, ganito. Anong tingin mo ang dapat, aside from the military review of the Mutual Defense Treaty, anong industriya ang dapat tutukan ng ating Pangulo? Should it be energy? Should it be food production? Ano sa tingin mo ang dapat bigyan ng priority ng ating presidente sa Amerika? Ang nakikita ko po ay kung may magagawa pa tayo sa energy na napakalaking bagay po ito, Kumbuch. Dahil sa ngayon na gusto natin magkaroon tayo ng mga investors. Katulad nga, nagkikaya tayo ng mga investors. Pero ang nangyayari, ang ating countryside, mas mahal ang kuryente kaysa Metro Manila. Katulad po dito sa Eastern Samar na lang. Ang kuryente dito sa Eastern Samar, umaabot ng 15 pesos. Pero dyan sa Manila, mga 11 pesos per kilowatt hour. So kung yan ang trend sa atin, lahat ng investors papunta lang ng Maynila, kung pupunta naman ng Maynila, lalong magiging traffic. Paano tayo maka-develop ng countryside? Kasi pag kahit sinabi natin agrikultura ang uunahin natin, maghahanap pa rin ng murang kuryente kasi sa food production, gumagamit din ng kuryente. So ang isang napaka-importante, ang energy, pero hand in hand din naman na kung boots na yung agrikultura din ay kailangan talagang pagtunan natin ng pansin para hindi tayo import ng import.